yan, nakaangat yan. Magaan lang to ah. Na yung bike check natin dito kay Foxtrot Aero. So titignan natin kung sulit ba yung specs ito and yung weight niya doon sa presyo niya. Simula tayo mga alien sa kanyang frame. So yung frame nito, kahit nakita naman yung frame geometry niya, talagang pang aero mga alien. Medyo may pagkamanipis dito sa kanyang down tube para siyang safeguard na bagong bili. Makapal-kapal pa dito, nakalagay dito, enjoy life. Ride Foxtrot. So yan yung marketing strategy ni Foxtrot mga alien. Pag ginawa ka mo, meron siya ditong texture. Sa down tube, nandito rin yung kanyang mismong Foxtrot na brand. Ay, may texture din dito sa taas. May nandito naman yung kanyang model. Ito yung aero. Yung top tube niya, parang pantay dito, tapos pa-triangle pa ganun. Ayan. Dito naman tayo sa top tube. Design engineered by Foxtrot. Ayan, usual yan sa mga Foxtrot na MTB at road bike. And nandito yung warning, syempre. Lagi kang mag-helmet. Ayan, bawal ang tanga lagi mag-helmet. Madalas yan sa mga binabudget natin ng mga MTB and mga road bike, mga alien. And tignan na naman yung ano nito. Makinis ba to sa mukha ko eh? Ayan. Wala siyang memory sa PSL day. Napakakinis nung kanyang welding dito sa kanyang head tube, top tube, and down tube. Dito naman makinis din, mga alien. Sa kanyang seat tube, makinis din dito. Sa baba, sa bandang BB shell is makinis din, mga alien. Dito sa likod, makinis din talaga, mga alien. Makinis po talaga sa mukha ko eh. Makinis yung pagkaka-welding sa kanya. Pero ano to eh, alloy to, hindi to carbon. So magandang ginawa dito ni, ano, ni Foxtrot, ang kinis. Sa heat tube naman niya, syempre, malamang sa malamang ito ay sa tapered na rin. Ayan, andyan yung Foxtrot sa unahan. And dito naman tayo sa kanyang size ng frame. Yung size ng frame mga alien is a size 46. So medyo small lang to, or extra small. So mga gumagamit ito siguro mga nasa 5 flat to 5.3, 5.4, mga ganun ang pwede sumakay dito. Hindi ko lang sure kung mayroon pa itong ibang mga sizes, pero usually sa mga aero na ganito, Asian size kasi ito eh. Kaya kadalasan nasa medium to small, extra small lang ito. Gumaganda, walang bira ang large nito eh. Tulad ng Mountain Peak Striker, walang large nun eh. Puro small lang talaga yun, taka medium, ipagka medium. 50 yata ang pinakamalaki na yun. So yan, size 46 mga alien, nandito yung kanyang lagayan na ulam, syempre dalawa na yan. Yung front derailleur mga alien, so meron na siya ditong mount ng front ng derailleur, hindi na siya yung kiniklip mga alien, o yung kinaklamp. Yung FD na ginamit is Shimano Tiagra. So pang malakasan na yan mga alien. Shimano Tiagra na yun yung ginamit dito, and yung ICM nga pala is nandito sa kanyang down tube. Ito yung kanyang disc brake caliper sa likod. Eh, ito naman yung FD and RFD. So, napakalinis ng tignan, mga alien. Malinis tignan, makinis and malinis tignan. No? Parang babae lang. Parang chicks lang. Dito naman tayo. Sa kanyang crank, mga alien. Yung crank na ginamit sa kanya, tignan natin kung alloy o bakal. Okay? Alloy yung ginamit, mga alien, sa crank niya. Ito, isa 50, 30, 40. And syempre, halotek na rin ito. May lago sa pamunto sa mundo na layo din dyan. And the pro wheel ounce na rin yung ginamit. Ang haba nito nasa 160mm yung haba nitong crank arm na dito. Pro wheel ounce na rin yung ginamit sa kanya. Tingnan natin yung chain na ginamit. Parang PYC. Ito parang PYC yung ginamit natin sa kanya. Hindi masyado makita mga alien. Yung RFD naman dumaan sa ilalim. Ang RFD niya syempre, kung Shimano Tiagra yung FD, yung RFD sa Shimano Tiagra rin. Ayan, nakabahan din lang. Medyo maliit lang yung kanyang pulley dito. Eh dito naman siyempre, yung RD nga ngayon, makapal pa rin niya, singkapal pa rin ang mukha mo yan, the usual. Eh bilangan natin yung speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 speed, si Shimano at Tiagra. Tiagra na yung ginamit dito, mga alien. Ayan, hindi pala, sugik pala. Sugik pala yung ginamit sa kanyang kasis bracket, 10 speed. 11 yung pinakamaliit, ang pinakamalaki isa. Ayan, 26 kung di ako nagkakamali. 2060 kung di ko nagkakamali, correct me, parang mga isa 2060 or 2050. Malamang sa malamang, parang 26 eh. Ayan, 10 speed. And yung hubs na ginamit sa kanya is alloy na rin. Kaso wala yata itong tunog. O wala siyang tunog, hindi siya tunog bilyonaryo. Tunog mayaman, wala siyang tunog mga alien, yung hubs niya. Pero alloy na rin to. Yung ginamit na hubs sa kanya is ito. Oho. Ayan yung ginamit na hubs sa kanya, oho mga alien. Dito sa lagoy kasi walang tatak eh.
Ayun na rin to. Kailangan natin yung kanyang rims. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So, 28 lang yung ginamit sa kanya dito, mga alien na hose, no? And, ayun na rin to. Naka-double wall, syempre. And, yung ginamit naman na gulong sa kanya, is, anong tatak ito? 700 by 23C. Medyo maliit-liit lang to. Ayan. Pero parang wala siyang tatak na specific. Yung gulong na ginamit sa kanya, hindi ko na kung kenda to o ano man yan. Ito yung, kenda pala. Ito. Kenda 700 by 23C yung ginamit. Ito yung 23C mga alien. So feeling ko max niya 25C. Ayan yung tire clearance niya, malamang sa malamang 25C yung max clearance ito. And syempre may lagayan dito ng anti-tilt system o fender. O pwede rin itong gawing rim brake. Pwede mo rin kapitan to ng, kung magbago isip mo, gawin mong 105. Pwede mo rin siya ditong lagyan ng rim brake dito, or yung caliper. Sa likod naman, yung dropout ng frame niya is a quick release. Ayan, naka-quick release na rin to. 160mm rotor, 6-bolt siya dito. And nandito yung kanyang flat mount ng kanyang brake. Sa seat post naman, mga alien, ito is aero na rin to. Alloy, hindi na natin siya masusukat. May, malamang sa malamang, maikli lang to. Pero alloy na rin. Dahil nakapix siya, oh. Yung ginamit naman na pedal sa kanya, stock pa to. Ball bearing, meron siya reflector, may isang pang bakal to. Kung nagkakamali, eh. Or alloy yung spot niya to. Mabigat siya. So ito yung magpapabigat ito mamaya pag tinimbang natin kasama tong pedals niya. Ito naman, ginamit ng mga upuan sa kanya, is a velo. Yung railings ng upuan is a bakal, the usual, siyempre sa mga saddle. Foxer, velo na rin yung ginamit. Sa unahan, yung part nito, kung hindi ko nagkakamali, ito is alloy. Pag piniti ko, parang alloy talaga siya eh. Oh. So correct me if I'm wrong, kung carbon ba ito, kung sakaling carbon to, pero feeling ko alloy siya. Ayan, rigid fork na rin to. Tapered pala, mga alien. Malamang sa malamang tapered ang ginamit dito. Dito naman, siyempre, same sa likod. Alloy na rin to. 28 zones. And alloy na rin, double wall, kenda 700 by 23C. Dito naman, yung dropout ng kanyang rigid fork dito is a quick release din. And 160mm rotors, nandito kanyang flat mount, mga alien. Dito naman tayo sa kanyang stem. Stem na ginamit, nasa 50mm lang to, alloy na rin, fox na rin yung ginamit. And malamang sa malamang, silver na rin yung kanina to, headset ito. Dito naman tayo sa kanyang aero bar. Malambot-lambot na rin, may kasama na siya dito, ano, nakabarot na rin siya. Yung haba nito, may kilin to, siguro nga nasa 44mm lang haba nito. 440, dulo-dulo, end-to-end. Dito naman tayo yung ginamit mo sa kanya na STI, syempre. Ito ay sa Tiagra na rin, mga LL, literal na STI. Shimano Tiagra. So magandang klase yan. Alam ko, ang next ng Shimano Tiagra, yun na yung 105, mga LL. So yan, mga LL, ngayon kukunin natin yung timbang ito ni Foxer Aero. Iasama natin, syempre, yung stock pedals para makita nyo, malaman nyo kung ano yung actual weight niya kasama yung stock pedals niya. Okay, timbangan time ni Foxer Aero kasama yung kanyang stock pedals in 3, 2, 1. Yun! Ayan, kitang-kita nyo na yung mga alien, nakaangat yan, ha? Ayan, nakaangat yan. Magaan lang to, ha? Hoy, ang gaan! Ayun! 25 kilo! Magaan para sa isang aero road bike. Malamang sa malamang naging magaan to dahil small size lang siya or extra small yung kanyang frame. Eh, ito yung nagpabigat dito eh. Ito yung 25 eh. 0.25. Ito. So yan mga Elena, naman sabi niya sa timbang niya, ang gaan niya, nagulat ako, 6 kilo lang siya. Sobrang gaan. Kita nyo, uncut version yan mga Elen, 6 kilogram. Okay mga Elen, yan yung timbang ni Foxer Aero, 6.25 kilos. So masasabi nyo mga Elen, para sa inyo ba is magaan na yun? Para sa akin, magaan na yun mga Elen. Literal na magaan siya, malamang sa malamang, ito yung 25 dun eh, 0.25. Naka Shimano Tiagra, FD, RFD, STA, Shimano Tiagra rin. Naka disc brake din to, 160mm yung disc brake niya. 28 holes yung kanya rims, alloy na rin yan. Wala siyang nakitang bakal sa kanya. Ito lang yung bakal, syempre, usual yan sa mga saddle na binabay-check natin, mga alien.